Magandang hapon mga kabalik, para sa mga FLM supporters, ako po ay sumusuporta din po sa kanya. Kaso nga lang po, hindi naman po ako totally nag-upload ng mga video niya. Pero yung Facebook ko, kasagsaga ng kanyang mga pagtulong, talagang sinusundan ko po lagi yon. Ang nakapagtataka naman, itong taong ito, si Francis Leo Marcos, inamin niya naman na siya si Norman Mangusin before. At ang sabi niya nga, tanungin daw yung nanay niya pagka gusto niyong malaman na hindi siya si binago ng nanay niya yung pangalan niya na nagiging Francis Leo Marcos. At ito naman ay mama niya nga yung may gusto doon, hindi naman siya. So itong taong ito, simula nung nakita ko ito, talagang unang reaction ko sa kanya, guys. Mayabang talaga si Francis Leo Marcos. Yan nga lang, ang datingan talagang mainis ka, si mayabang ay mayaman ka, bakit mo ipagyabang pa kung tumulong ka? Pero guys, sa lahat ng mga naitulong niya at na binta niya pa yung mga ari-arian niya, ayun yung sabi niya rin naman sa kanyang mga videos. Hindi siya nang hinayang dun eh. Ang mga paninira kasi sa kanya na kisyo kumukuha lang daw, nag-fishing lang daw siya sa YouTube kasi meron din daw sa sahurin. Para saan yun? Yaman-yaman niya na. Tsaka guys, yung pagtulong sa tao, hindi matatawaran yung ginagawa niya. Kaya nga, binansagan siyang mayabang na may ipagyabang eh. Kasi meron talagang ipagyabang. Pagka sinabi niyang ubigyan ng 100 sakong bigas yan, 100 sakong bigas? Sino bang nakakagawa nun? Meron man nakakagawa nun, malalaking kumpanya, pero yung mga personalidad na mismo na mga mayayaman dito sa Pilipinas, hindi ko alam. Si Pacquiao siguro, yung iba, hindi rin pinapakita ni Pacquiao. Pero iba kasi yung style niya. Talagang pinapakita niya kasi nga, siyempre, panahon ngayon, social media, kailangan yon. Ito kasing taong ito, si Sir Francis Leo Marcos, nakikita ko talaga yung kanyang pagpupursige para makatulong. Yun ang iniisip niya. Puro nagyayabang siya na nakatulong siya. Oo, nagyayabang ka nga. Ikaw ba, hindi ka nagyayabang, nakatulong ka ba? Di ba? Sorry ah, pero pinapabantay ka lang namin. At ikaw na, ikaw mismo, kung mapapanood mo ito, na nagkaso kay Francis Leo Marcos, para lang hiyain kayo, para lang masira yung sinira ni Francis Leo Marcos yung dignidad ninyo, kanyo, dahil nawawala yung dignidad ninyo, na gusto niya kalampagin yung bawat pinto ninyong mga bahay dyan sa Green Meadows, bakit hindi nila kayo nakipag-coordinate sa kanya? Kasi ayaw niyong malampasan. Gusto niyo kayo lang sikat. Pero itong taong ito, si Francis Leo Marcos, hindi nang hinayang sa pira niya. Kayo, nang hinayang sa pira niyo. Si Francis Leo Marcos, mayabang pero may tumutulong talaga. Hindi lang basta tulong. Ako sa totoo lang, nag-request ako sa kanya eh. Nagbigas. Hindi rin naman ako napansin kasi siyempre sa dami ng ano. Pero hindi naman sumama ang loob ko. Basta tuwa pa rin ako sa kanya. Ang kinalulungkot ko lang, mga kaibigan, mga kabaliks, kasi ito si Francis Leo Marcos, kinasuhan sa NBI. At ang ikinaso sa kanya, yung optometry. Malamang
Biruin mo, 4,000 lang yung bill. Hindi niya lang naiharap. Siguro, hindi niya talaga yung pinansin kasi maliit lang yung bill. Sa kung sa kaso-kaso, kaya niya namang labanan yung ganun. Pero, grabe no? Dahil lang sa 4,000 pesos na bill, krimen na ba yun? Para makulong yung tao na tumutulong sa mga Pilipino? Buong Pilipinas talaga. Buong Pilipinas. Hindi lahat ng tao. Pero, buong Pilipinas siya, kung sino yung mga nagre-request sa kanya, na sa tingin niya, at sa tingin ng mga researcher niya, na kung sino yung dapat tulungan, tinutulungan niya talaga. Ganon yung tao talaga. Sinisiguro niya naman. Oh, aminin ako. Kahit panoorin niyo yung mga live niya, nagko-comment ako na, boss, baka pwede pang bigas lang. Hingi kami dito kasi medyo kinapos din talaga kami. Kahit nga ngayon eh. Pero hindi naman kailangan na pipilitin ko sana makarating yung message ko sa kanya. Kasi nga, sa busy ng tao, tsaka sa dami ng mga nanonood sa kanya, million, wala tayong magagawa doon. Ganun talaga. Kahit sino nga humihiling sa presidente, pag hindi pinakinggan, yung iba sumasama ang loob eh. E dito pa kaya. Sana naman, kung sino yung nagkaso dyan, isa, yung optometry. Pangalawa, yung human trafficking. Ang nabalitaan ko, naka-dismiss na yun sa may Nueva Ecija. Human trafficking na kaso niya. Ang hindi natin alam, mga kabaliks, kung bakit siya naka-detain pa rin. Siguro nga, baka yun ang proseso ng batas natin. Pero, tingnan nyo yung susunod ko na picture. Kung nararapat ba yun para sa isang government official na gagawin? Porkit ba hindi government official si Francis Leo Marcos? Ganyan ang trato. Samantalang yung iba lumalabag sa protocol sa mga matataas na ranggo ng Pilipinas. Parang hindi napansin. Ganito ba talaga? Ganyan na lang ba tayo mga Pilipino? Reaction ko lang ito. Bilang isang ordinaryong tao, hindi ko po minamaliit ang kakayahan ng mga kinaukulan. Pero, kahit sino pang presidente, noon pa hanggang ngayon, ang batas ay talagang minsan hindi mo maintindihan kapag ka may nagawang mali ikaw. Kaya ang payo ko sa lahat ng mga Pilipinong ordinaryong katulad ko, hindi ako mayaman, wala akong negosyo, nagtitinda lang ako ng fishball kasi driver ako, wala akong maipag-driban. Ang maipayo ko lang sa inyo mga kabaliks, mga kababayan ko, mga Pilipino. Kapag ka ikaw ay ordinaryong tao, huwag ka na lang talagang gumawa ng labag sa batas. Kailangan strict ka. You have always follow the law. Para wala kang problema. Magkakaproblema ka talaga kapag ka lalabag ka sa batas. Maniwala kayo sa akin. Dahil nakikita natin ang sitwasyon. Di ba? So, para sa kaayusan ng bawat Pilipino, ang disiplina mula sa pamilya. Mga magulang, disiplinahin nyo ang inyong mga anak.
para kapag ito'y lumaki na, sila naman ay magiging disiplinado at hindi pasaway. Hindi kulungan, hindi sementeryo ang kanilang pupuntahan, kundi mamuhay sila ng tahimik. Yun lang po. Maraming salamat sa mga nakakapanood nito. Comment lang po. Kahit ibabas nyo ko, okay lang. Basta opinion ko lang po ito. Hindi pa ako sikat. Basta nagsabi lang ko ng totoo na ganun ang sitwasyon ng ating bansa. Kahit sino mang presidente. Hindi lahat hawak ng presidente. Kasi ang presidente, sila yung tatay. Pero hindi nila alam na pag lumabas ng bahay yung kanilang mga anak ay kung ano-anong pinagagawa sa labas. Maliban lang kung mabuti kang magdisiplina ng iyong pamilya. Saludo ako kay Presidente Rodrigo Duterte. Alam ko na patrabaho ko talaga. At sana po maging matagumpay ang iyong tungkulin at sa buong kamumulat ko. Thank you and God bless you. Que ondas muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola cero rock.